Okay, so nandito kami ngayon sa may St. Francis Tower 2 para i-check ang aircon na nag-error ng GH38. Okay, so ito yung gagawin natin, guys. LG na nag-error ng CH38. Yan, so dual inverter siya. Ball mounted na inverter na gumagamit ng R32. Nag-error siya ng CH38. Yan, so kinakalas ng ating technician ang cover para ma-check natin ang aircon. Ayan siya, guys. So kinakalas yung screw sa ilalim para ma-check natin ang kanyang piping at bakit naubos ang freon. Yan, so inaangat natin ang ating indoor. Ayan siya. So kailangan natin kalasin ang kanyang fittings para malaman natin bakit siya nag CH38. Ito yung aircon na aming chinecheck. So, kinakalas na siya. Para malaman natin kung bakit nag-CH38. Ang CH38 na error ng LG, ito ay nagsasabi na mababa yung karga niyang freon. So, possible, meron itong leak. So, kailangan tingnan natin ang mga fittings para malaman natin kung may leak. Okay, so ito yung kanyang fittings. So, check natin kung meron siyang leak. Tapos, pag walang nakitang leak, doon tayo sa likod. Fitting sa likod. Or, kung wala talagang leak, malamang nandyan sa evaporator. So, troubleshoot muna natin. Ayan, guys, so nakita na natin meron siyang leak sa fittings. So yan ang dahilan kung bakit mababa ang pressure niya, kasi nagli-leak sa fittings. So i-fix muna natin ito bago tayo magkarga. So sa maliit na tubo na to yung fittings nito. Ating hiwain ang kanyang rubber insulation para higpitan natin yung fittings na yan. So possible na-over siya sa higpit or kulang sa higpit. So let's check it out. Ayan siya, guys. Ang lakas ng kanyang bula. Alright, so yan siya, guys. Nawala na yung leak. So ibig sabihin, kulang lang sa higpit. So it's only the fittings itself. Kulang siya sa higpit. So inigpitan lang natin
So tandaan lang lagi na kapag naghihigpit ng fittings, make sure na sakto lamang ang higpit para hindi maputol ang kanyang flaring. Flare dito sa flaring nut. So sakto lang dapat. So balutin din kagad ng aerotape kapag naligtas na. Ligtas ng mabuti para siguradong hindi kayo mabackjab. Tapos balutin ulit. Balutan ulit ito ng polytape. Dahan-dahan lang sa pagbabalot, siguraduhin na huwag mapunit ang ating rubber insulation para hindi tayo magkaroon ng water leakage. Okay, so pag nabalutan na, ibalik ulit, then ayusin. Ibalik din ang drain. Ibalik ang mga screw. Okay, so tapos na natin, nakita na natin ang kanyang leak. So ang gagawin natin ngayon ay punta na tayo sa kanyang condenser at mag-karga na tayo ng freon. So i-reprocess natin ulit ito, gawa ng wala ng freon. Let's go! So ganito ang condenser ng mga speed type pagka nasa cold top. Andyan lang sila sa isang space. Ayan guys, kung makikita nyo. So yung ginagawa natin ito yon. So i-check natin ngayon. Dadagdag tayo ng freon muna. Yan, so tinanggal muna natin yung harang ang samantala para magkaroon tayo ng access sa kanyang condenser. Yan, so medyo makipot ang ating service area kasi magkakadikit yung mga condenser. Okay, so ito yung ating gauge. So lagay na ayan siya guys, kaya siya nag-error CH38 kasi sobrang baba na yung kanyang karga. So nakita natin kanina yung kanyang leak sa may fittings sa may indoor. Then inigpitan na natin to. So gagawin natin ngayon kasi konti na lang ang laman na ito, i-vacuum na lang natin tapos air process natin. Yan, so i-vacuum na natin, then i-reprocess natin ulit ito. So, kailangan natin i-vacuum to ng 30 minutes to 45 minutes. So wait muna natin na mag-vacuum na maayos para sure tayo na okay na at mag-vacuum ng maayos ang kanyang system. Right, so tapos na tayong mag-vacuum. So 45 minutes na, tapos sinara na rin natin ang ating gauge. So tanggalin na natin itong vacuum pump. Okay, so tanggalin natin ngayon ang ating freon na 32. Sige. Bukas ng tanki, mag-parch muna tayo.
So, pwede na nating pataanin sa kanyang height. So may side plus tayo. Yan. So naglagay muna tayo ng initial na 250. Ayan guys, so nawala na ang CH38. So balik muna tayo sa likod para i-full charge ang ating aircon. Yan, so ito na siya guys, tumatakbo na. Yan, so nagtatalga tayo, sarado muna natin. So 140 pa rin. Okay, so ayan siya guys. So, ang karga niya nasa 170. So, sa R32, mas mataas siya. Mas mataas ang karga ng R32. And para sure na okay na ang iyong karga, check nyo rin ang kanyang amperahe. Ang amperahe, 3.3. So, yung current ng ating aircon is 770 watts. So, i-convert mo ito into ampere, magiging 3.4. So, tama na ang ating ginaga and we are done. So, dismantle na tayo ng ating mga gamit. Yan, so sarado na ang condenser. So dyan ng mga pwesto ng condenser sa mga ganitong condo na sa isang space lang. So very minimal ang space ng mga ganitong condo. Right, so okay na ang ating ginawa. Yan, so lumalamig na siya. Okay, so yan ang error na CH38. So ibig sabihin nun, mababa ang karga ng inyong aircon na LG na inverter. Both R32 or 410. Basta pag nakita yung error na yan, CH38. So ibig sabihin, mababa ang karga ng inyong aircon. So, meaning to say, may leak ito. Okay, so that's all for today. Thank you for watching. Bye-bye.